Libreng sakay para sa mga authorized person outside residence o APOR sa EDSA Bus Carousel magpapatuloy sa General Community Quarantine Areas. Si Erlo Bringa sa detalye. Magpapatuloy ang libreng sakay para sa mga authorized person outside of residence o APOR at mga health workers sa mga lugar na kabilang sa NCR plus bubble areas. Ito ang inihayag na Department of Transportation sa kabila ng anunsyo kagabi ng Malacanang na isasailalim na sa GCQ with heightened restrictions ang NCR plus simula sa Mayo 15. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ipagpapatuloy na lang nasabing proyekto kahit ano pa ang magiging quarantine classifications. Nais nila anyang makabawas sa pasanin ng mga commuters at makatulong na din para mailaan na lang ng mga ito sa iba pang bagay ang kanilang pamasahe tulad na lang ng pagkain ng kanilang pamilya. Madaling araw pa lang kanina ay mahaba na ang pila sa terminal ng EDSA Bus Carousel sa Monumento Caloocan. Madaming mga bus na ang nakaabang na nagsasakay ng mga kababayan natin na APOR o mga patuloy na nagtatrabaho ngayong lockdown. Nagsimula ang nasabing proyekto sa ilalim ng Service Contracting Program ng DOTR para sa mga piling operators o drivers mula April 12 hanggang matapos ang MECQ na ngayon ay ipinagpatuloy kahit GCQ. Ayon sa ilang pasahero na tumatangkilik ng nasabing libreng sakay, malaking tulong at tipid nito sa kanilang pang-araw-araw na biyahe papasok sa kanilang mga trabaho. Umabot pa kanina ang pila hanggang sa kabilang kalsada, paakyat ng food fridge hanggang pababa sa terminal. Sa araw-araw, malaking tulong kasi gagaling pa ka ng Makati, mga Llanes. Malaking tulong sa amin yan dahil kasi next day nila eh. Sa loob na isang araw, natitipid ko, bali nasa 24 na eh. Bali 13, Munoz lang naman ako. Pagdating ng Munoz, papuntang Frisco, nakakatipid pa rin ako ng 13. Maya't maya din ng paalala at suway ng mga tauhan ng Caloocan DPSTM sa mga nakapila na panatilihin ng physical distancing at sundin ang pinatutupan na health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield. Sa guidelines na nilabas kagabi ng Malacanang, mananatili din ang public transportation pero meron pa rin nakatakdang capacity na 30% at dapat nasusunod pa rin ang health protocols base na din sa guidelines mula sa Department of Transportation. Isinusulong din ang active transportation. Nakikita niyo po, in-implement lang po natin yung ITF ruling regarding sa face mask, face shield, tsaka social distancing. Alam po, minsan nahihirapan kami kasi nakikita niyo moving sila eh. So once na-stop, magtikit-tikit na adjust na lang po namin para at least magkaroon tayo ng social distancing. Para sa Eagle News, Earl Ringas, we live in interesting times.